Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ito ang weather update ngayong araw ng Wednesday, November 9, 2022. Itong kaulapan na namamataan natin sa may silangang bahagi ng Mindanao ay parte po ng intertropical convergence zone o yung ITCZ at posibleng makaapekto dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, particular dito sa Eastern Visayas, Caraga, pati na rin sa Davao region. Samantalang yung shear line na nakakaapekto dito sa may hilagang bahagi ng ating bansa ay bahagyang humina, kaya asahan natin ang improving weather conditions sa mga lugar na naapektuhan nito. At para naman po sa magiging panahon natin bukas dito sa Luzon, dahil nga po bahagyang humina yung shear line na nakakaapekto dito sa may hilagang bahagi ng ating bansa, ay generally fair weather po tayo sa umaga, maliban na lamang sa mga chance ng pag-ulan sa hapon o sa gabi dulot ng localized thunderstorms. Magiging agwat ng temperatura dito sa Metro Manila at sa Kalayaan Islands ay makakaranas po tayo ng bahagyang mainit na temperatura na napapatak hanggang 33 degrees Celsius. Para sa Tugigaraw, Legazpi, pati na rin dito sa Puerto Princesa, maaaring umabot ng 32 degrees Celsius. Sa Baguio, 16 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Lawag, 24 hanggang 31 degrees Celsius. At dito naman sa Tagaytay, makakaranas tayo ng bahagyang malamig na panahon na papatak ang temperatura mula 21 hanggang 29 degrees Celsius. At para naman po sa magiging panahon natin dito sa Visayas at sa Mindanao, dahil nga po sa epekto nitong intertropical convergence zone o yung kaulapan na nakita natin sa satellite image kanina, ay posibleng makaranas ng pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng Visayas. Kaya asahan po natin na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Samantalang sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao ay generally fair weather tayo sa umaga, maliban na lamang sa mga paminsan-minsang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms, usually sa hapon yan o sa gabi. Magiging agwat ng temperatura sa Iloilo, Cebu, Davao, pati na rin sa Zamboanga, maaaring umabot hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tacloban at Cagayan de Oro, 31 degrees Celsius. At sa kasalukuyan po, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa, kaya malaya makakapalaot ang ating mga kababayan mangingisda at may maliliit na sakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat na lamang dahil sa posibleng moderate to rough coastal waters dito sa may hilagang bahagi, pati na rin dito sa silangan at kanlurang bahagi ng Luzon, pati na rin dito sa may silangang bahagi ng Southern Luzon. Para naman po sa magiging panahon natin mula Friday hanggang ngayong weekend ay dahil wala nga po tayong inaasahan na masamang panahon na papasok or mabubuo dito sa ating Philippine Area of Responsibility, ay generally fair weather po tayo sa mga susunod na araw, maliban na lamang sa mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms, usually sa hapon yan o sa gabi. Magiging agwat ng temperatura dito sa Metro Manila papatak mula 23 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Baguio City, 16 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Legazpi City, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Dito naman po sa Metro Cebu, 25 hanggang 32 degrees Celsius. At sa Metro Davao, 25 hanggang 33 degrees Celsius. Dito naman po sa Metro Manila, ay lulubog po si Haring Araw mamayang 5:25 PM at sisikat bukas ng 5:55 AM. At para naman po sa karagdagang impormasyon, mangyari lamang na i-like at i-follow ang aming social media accounts at DOST_Pagasa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pagasa Weather Report, at bisitahin ang aming website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan muna ang latest mula dito sa Pagasa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang hapon po sa ating lahat.